Barangay Love Stories. Masaya at napakasarap sa pakiramdam ang matupad ng mga pangarap, lalo na kung ito ay pinaghirapan mo. Ibang usapan na lang kung ang pinaghihirapan mo ay ang pangarap ng iba para sa iyo. Ikaw, magiging masaya ka ba para sa pangarap na hindi sa iyo? Dear Papa Dudut, ang kwento pong ito ay 2 taon na ang nakakalipas. At ikikwento ko po sa inyo at sana ay may mapulot na aral ang mga tagapakinig kahit kaunti. Magpapakilala po muna kami. Ako po si Lex, 21 years old na ngayon. Meron po akong kaibigan, ang pangalan niya ay Ira at magkasing edad po kami. Bata pa po ay magkakilala na kami, Papa Dudut. Hindi naman po sa pagyayabang, pero maganda po ang boses namin. Pero hindi po kami mga professional singers. Mas professional po kami sa pagiging contestant sa mga singing contest. Papa Dudut, 8 taon pa lamang po kami ay sumasali na kami sa lahat ng mga pa-contest sa buong lugar namin. At hindi lang yun, pag may pa-contest na kayang mabiyahe ay nararating namin makasali lamang sa mga contest gaya ng fiesta at kung ano-ano pang okasyon. At bata pa po kami ay madalas na kaming magkalaban sa lahat ng mga singing contest. Ang tatay po ni Ira ay isang single parent. Nagkahiwalay po ang mga magulang niya nang hindi nakakasal noong bata pa siya. Kaya ang tatay niya na lamang ang kasama niya. Kaya mahal na mahal niya ang tatay niya. Pangarap po ng tatay ni Ira ang maging singer pero hindi po ito natupad. Kaya kay Ira ipinasa ng tatay niya ang pangarap na yon. Maganda din naman po ang boses ng tatay ni Ira kaya doon siguro niya na mana ang galing niya. Ako naman po ang nanay ko na lamang ang kasama ko kasi nabiyuda naman si nanay, 5 taon pa lamang ako. Ang nanay ko naman po ay hindi magaling kumanta. Kaya hindi ko po namana sa kanya ang talent ko. Pero dahil po sa nakikita ko ang hirap ni nanay sa pagtatrabaho, ay pinursige ko po ang pagiging singer para makasali sa mga contest para makatulong kay nanay. Papa Dudut, sobrang close po namin ni Ira. Bata pa kami at sa sobrang pagka-close namin ay kabaligtara naman ang mga magulang namin. Hindi sila magkasundo. Lagi silang nagpapagalingan, hindi po sila nagpapagalingan ng sarili nila kundi ng mga anak nila. Nasa kasamang palad ay kami nga po. Baka ma-misinterpret po ang mga sinasabi ko, Papa Dudut. Yung kasamang palad po ay hindi tungkol sa pagiging anak nila, kundi dahil sa dahilan ng madalas nilang iringan. Pero kahit hindi sila okay at lagi silang nag-aaway, ay hindi nakaka-apekto yon sa pagiging close namin ni Ira. Pero nakakapagod din minsan na sa tuwing contest ay nagbibidahan sila kung sino sa amin ni Ira ang dapat na umanga. Ito po bayad. Salamat. Lex! Uy, Ira! Saan pupunta? Pinapahatid ni tatay itong hiniram niyang sangkalan. Kanino yan? Hindi ba sa inyo? Patawa ka. Hindi makakahiram tatay mo sa nanay ko, no? Alam mo namang amoy pa lang ng isa't isa nang gigigil na yung mga yun. Biro lang. Alam ko naman yun. Inaasar lang kita. Nako, huwag ako asarin mo dahil hindi ako pikon. Try mo asarin nanay ko at tatay mo sa isa't isa. Di lang sila mapipikon. Sigurado ako magliliyab pa yung mga yun. Siguradong gera. Mas mabuti pa nga yung hindi sila nagkikibuan eh. Yung dadmahan, kahit magkita sila sa kung saan. Pwede naman siguro na di magkibuan kung saan. Maliban na lang sa mga pa-contest. Oo nga. Ay, naalala ko. Sasali ka ba sa contest sa kabilang barangay bukas? Ikaw naman parang hindi mo alam na walang paliligtasin si tatay na contest. Pinaplano pa lang siguro yung contest. Malamang nakapagpalista na agad si tatay. Wag na kaya ako sumali.
Uy, bakit naman? Kasi pag sumali ako, syempre magkikita na naman yung dalawa. Tsak, mag-aaway na naman yung mga yun. Oo nga. Kahit isa sa atin ang manalo o kahit mag-tie man tayo, nag-aaway sila. Gusto nila ang anak nila ang pinakamagaling. Kaya nga parang ayoko nang sumali. Teka lang, hindi ba sabi mo kulang ka ng pera para sa project sa finals? Oh, edi kailangan mong sumali. Una, hindi naman tayo sigurado kung ako ang mananalo. Pwedeng ikaw o kaya iba. Hindi ka man manalo, siguradong may place ka pa din. Kaya dapat sumali ka para sa project mo. Sa bagay, may punto ka. Alam ko na. Ako na lang ang hindi sasali. Magdadahilan ako kay tatay na masakit ang tiyan ko. Ay, wag! Sumali ka! Huwag kang magbaback out! Paano kaya ang gagawin natin? Ano kaya kung itali ko si nanay sa bahay tapos itali mo rin tatay mo sa bahay nyo para di sila makapunta? Baliw! Pero paano kaya, no? Ewan. Sana lang may kasabay na kontes para dun ka sa isa at ako sa kabila. Oo, pwede yung ganun. Ay, pero teka, di ba nangyari na sa atin yun? Nilagari talaga ng mga magulang natin yung contest para tayong engot, pabalik-balik tayo dun sa dalawang venue ng contest. Tapos ang ending, tie tayo. Sa second place! Buti din na natin nakakalaban yung nanalo. Magaling naman kasi talaga siya. Ang balita ako, nasa Amerika na daw. Talaga? Oo, dun na daw sumasali ng amateur singing contest. Uy, nakakatawa yung joke ko. Ba't di ka natawa? Uy, sino ba'y tinitingnan mo? Tumingin ka sa likod mo. Yung nanay mo parating. Ha? Lex! Nay? Ano? Kanina pa kita inuutusan na? Eto na nga po, Nay. Pauwi na. Nandyan si Ira. Nakita ko. Hindi ba niya kasama yung alaga niyang Chongo? Nay naman. Mamaya madinig kayo ni Mang Mari. Sige po, uwi na po ako. Ira! Uy, yan nga ba sinasabi ko? Ay naku! Nakaamoy yata ng saging ang Chongo, kaya lumabas ng bahay. Anong sabi mo? Nak, may narinig ka nagsalita. Lika na, Nay. Baka masunog yung niluluto mo sa bahay. Tay, lika na. Saan ka pupunta? Uuwi na po. Uuwi ka? Hindi mo pa nga na isasaoli yung pinapasaoli kong sangkalan. Ay, oo nga po pala. Pakisoli na lang, Tay. Akin na. Sandali. Ikaw ang inutusan ko. Bakit sa akin mo pinapasaoli? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Nasanibang ka na ata ng impakta. Sinong impakta? Ikaw ang impakto. Ay, guilty ka? Wala naman akong sinasabing pangalan ah. Tay, ano ba? Wala naman tayo sa contest. Bakit kayo nakikipag-away? Nay, umuwi na tayo. Mabuti pa nga. Nasisira ang araw ko. Anak, halika na. Isaoli na natin yung sangkalan. Nakakapagod tingnan ang dikdikan. Kung ako dikdikan, ikaw kudkuran! Nay, tara, masusunog na yung niluluto nyo. Umuwi na tayo. Ha? Tayo na, bilisan mo! Ay, salamat. Wala nang buwisit. Tay naman? Linga kayo? Papadudot, kita mo naman kung gaano maging mag-alalangis at tubig si nanay at ang tatay ni Ira na si Mang Mar. Hindi talaga sila pwedeng maghalo. Kaya pag may contest, hindi kami kinakabahan sa contest mismo. Mas kinakabahan kami sa away ng mga magulang namin. Wala naman kaming problema ni Ira, okay lang naman din kay Ira si nanay at sa tatay naman ni Ira ay okay din naman ako. Hindi naman niya ako inaaway. Yun nga lang, gaya ng nanay ko kay Ira, ay ang dami niyang parinig sa akin. Pero ang maganda lang naman sa kanila ay hindi sila nagsisiraan ng personal. Puro asarang bata lang pero galit na galit sila sa isa't isa. Opo, Papa Dudut. Kung naiisip niyo po na stage parent sila ay tama po kayo. Akala ko noon ay para lang sa mga artista sa TV at pelikula ang pagkakaroon ng stage mother o father. Kahit po pala sa mga maliliit na pa-contest ay pwede din palang magkaroon ng stage parents dahil pinatunayan po yan ng mga nanay at tatay namin. Totoo naman, Papa Dudut, na sa araw-araw ay wala silang pakialamanan sa isa't isa. Hindi sila nagpapansinan at para silang mga multo para sa isa't isa. Pero palibhasa'y kinabukasan na ang contest kaya ayon, ng araw na yon,
nag-break in ata ang dalawa. Kaya sinimula na agad ang singhalan. Hanggang sa dumating ang kinabukasan, ang araw ng contest. Nay, ano ba yung dala nyo? Kanina ko pa tinatanong kung ano yan, ayaw nyo namang sabihin. Para saan ba yan? Para may sarili kang dressing room. Dressing room? Nay, dinala nyo yung mga kahoy na yan para gawing dressing room? Oo, may napanood kasi ko sa internet. DIY dressing room. Kaya eto, bubuuin ko na. Eh, bakit kailangan ng dressing room, Nay? Ano ka ba? Mas professional ang dating. Ayan nga o, tingnan mo, may nauna ng contestant na nagtayo ng dressing room dyan. Pero yung kanila tent na inassemble, yung dala nyo puro kahoy. Ano itatayo nyo, bahay kubo? Tumahimik ka nga, wala pa tayong budget. Bibili din tayo ng ganyang tent pag nanalo ka dito. Nay, para sa project ko yung ipapanalo ko kung sakali. Tsaka hindi rin naman natin alam kung ako mananalo eh. Mananalo ka, alam ko yan. Pero sige, edi yung sa susunod na contest na ipapanalo mo ang pambili natin ng tent para may dressing room ka. Ay, bahala nga kayo. Huwag ka nang magulo dyan. Ayan o, binuka ko na yung folding chair. Maupo ka na lang dyan at mag-relax habang binubuo ko tong DIY na dressing room. Mag-vocalize ka dyan. Nay, buong araw na ako nag-vocalize kanina. O eh, uminom ka na lang niyang ginawa kong salabat. Kagabi pa ako nagsasalabat. Basta maupo ka na nga lang dyan para ma-relax ang diaphragm at vocal cords mo. Huwag mo na akong guluhin. Huwag nyo na kasing itayo yan. Nakakahiya. Bakit ka mahihiya porke DIY tong tent natin? Hindi po yun. Nakakahiya na kailangan nakabukod ako sa ibang mga contestant. Tumigil ka nga. Ayan na nga oh, may nauna na sa ating nagtayo ng tent. Kaya hindi na nakakahiya kung sumunod lang tayo. Saka huwag kang mahiya. Ay, Nay. Paano nga ba yung sabi sa DIY? Kita nyo, nahihirapan pa kayo. Ako na nga po. Ako na. Basta mag-relax ka dyan. Dapat hindi ka pagod pagsalang mo mamaya. Uy! Nandyan ka na pala, Lex. Sinong kasama mo? Buwisit ka talagang halimaw ka? Natural ako ang kasama niya. Ah, kasama ka pala. Sabunutan kita dyan hanggang maubos ang buhok mo eh. Ang laki-laki ko dito, hindi mo ako nakita? Oh, ikaw ang nagsabi na malaki ka, ha? Buwisit ka talaga. Nay, tama na nga. Ang aga pa, nag-aaway na kayo. Pagyang hudas na yan ang kaaway, walang tamang oras ng pag-aaway. Dapat dyan, 365 days inaaway. Nay naman. Mangmar, pasensya na kayo ha. San pala kayo galing? Eto, bumili ng makakain. Kanina pa kasi kaming alas 12 ng tanghali dito eh. Alas 12 ng tanghali? Atat na atat? Bakit? Anong oras na ba ngayon? Pasado alauna. Oh, eh alas 8 pa ng gabi ang contest. Bakit nandito ka na? Hindi ba atat na atat ka rin? Wala kang pakialam kahit pa dito kami manirahan. Buhay namin to. Mangmar, nasaan po si Ira? Bakit mo hinahanap ang kalaban mo? Nandyan sa tent. Sa inyo po yung tent? Oo, ang ganda no. Teka, ano yung ginagawa mo, Georgette? Wala. Weh. Pakialam mo ba? Nagtatayo ka ng tent gamit niya mga kahoy. Wala kang budget pambili ng tent. Pauso ka. Saan mo nakuha yung ideya mo na magtatayo ako ng tent? Ang dami mong alam. Oh, eh para sa inyo mga kahoy na yan. Magbo-bonfire kami. Ano to, camping? Tay? Anak, nandito na ako. Dala ko ang lunch natin na binili ko sa fast food. Anak, ilabas mo na nga yung pagkain natin na galing sa restaurant at hindi sa fast food. Anong restaurant, Nay? Ininit nyo lang yan eh. Pagkain natin yung kagabi. Aray, Nay! Bakit nyo ako kinurot? Pasalamat ka, kurot. Relax pa lang yan. Nay naman! Grabe! Nananakit ng anak! Ganyang kami magbiruan. Pakialam mo ba? Hi, Lex! Tay, halina dito sa loob. Mabuti pa nga, para hindi ko makita ang mukha nitong mga ngahoy. Pasensya na kayo kay tatay. Okay lang yun, Ira. Anong okay? Naka, huwag mong palalabasin yan tatay mo dyan at baka makakagat pa dito. Mukhang lakas ng rabies eh. Nay, tama na nga. Sige na, Ira. Kumain ka na. Tara na, Nay. Kain na rin tayo. Break a leg mamaya, ha? Sandali. Ano to?
Nahawa ka na sa tatay mo? Bakit gusto mong mabali ang paa ng anak ko? Nay, break a leg, pareho lang ng good luck yun. Ah, ganun ba? O sige, pakisabi na lang sa tatay mo, break a leg. Yung literal ah. Nay, ayaw niyo talaga magpaawat eh. Kumain na nga tayo. Sige, kain na din ako. Wala sana silang tubig. Bakit nay, bibigyan mo sila? Hindi no, para pag nabilaukan yung diablo, matuluyan na. Nay, masama yan. Masama din naman siya, kaya sakto lang. Kumain na tayo, nay. Maalala ko, ikaw, pinahiya mo ako kanina. Binulgar mo na ininit lang ang pagkain natin. Nay, ang ibig ko kasing sabihin, masarap kasi yung luto nyo. Kaya kahit initin, masarap pa rin. Ay, oo nga no. Pasensya ka na anak, na-misinterpret ko kanina. Halika na, kain na tayo. Siyempre, Papa Dudut, hindi natapos doon ang iringan ng mga magulang namin. Buong gabi hanggang makauwi kami ay consistent sila sa pangasar sa kanila na ikinakapiko naman ang bawat isa. Papa Dudut, nagtay kami ni Ira pero sa pagkakataon na yon ay sa first place. Siyempre, nagtalo pa din sila na mas magaling ang anak nila. Samantalang yung third place, grabe yung suporta ng buong pamilya niya. Third place lamang yon, Papa Dudut, ha, samantalang kami, grand winner na, hindi pa din masaya ang mga magulang namin. Magkatapat lang ang eskwelahan namin kaya pag break o kaya ay bago umuwi ay nagkikita kami sa park na nasa gitna ng mga eskwelahan namin at doon kami nakakapag-usap ni Ira ng malaya. Dahil walang darating para mag-away, para matigil ang kwentuhan namin. Siyempre kasama pa din sa kwentuhan namin ay ang usapang papaano kaya ang gagawin namin para magkasundo ang mga magulang namin. At lahat ng naisip namin noon ay ginawa namin pero walang nagtagumpay. Ang laging ending ay nag-aaway pa din ang dalawa. Mahal namin ang mga magulang namin, Papa Dudut. Pero ang hindi na namin alam ay kung nag-aaway pa ba sila. Dahil nagpapagalingan pa din sila ng mga anak nila o nag-aaway sila dahil nakasanayan na nila. Yun bang feeling namin ay hindi sila mabubuhay pag hindi nag-aaway? Parang ang pag-aaway ay mayahambing sa paghinga na hindi pwedeng itigil. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang linggo nang hindi nagkikita ang mga magulang namin kaya isang linggong may kapayapaan. Pero dahil papalapit na naman ang araw para sa kasunod na contest, ay siguradong papalapit na naman ang araw ng giyera nilang dalawa para kaming may final exam. Kasi habang papalapit ang contest day, ay mas tumitindi ang kaba namin. Natatakot kasi kami ni Ira na baka sa madalas nilang pag-aaway ay nadadamay na pala kami, na baka isang araw ay magising na lamang kami na kami na ang magkaaway. Papa Dudut, hindi imposibleng mangyari yon kasi meron nga dyan na magkakamag-anak na at magkadugo, pero madalas ay nauuwi din sa away. Kaya kahit gaano kami mangako ni Ira sa isa't isa na hindi kami magpapa-apekto sa away ng mga magulang namin, ay hindi pa rin naalis ang takot sa isip namin. Na baka isang araw ay minana na namin ang alitan ng mga magulang namin. Uy, bakit dito tayo sa fast food? Wala akong dalang pera. Doon na lang tayo magkwentuhan sa park. Ano ka ba? Sagot ko to, no? Nako, mas lalo pa. Huwag na tayo dito. Sobra ka naman. Mukha ba akong walang pera? Well, alam naman natin na wala. Pero hindi yun ang dahilan. Imbis na ipunin mo na lang ang pera mo para sa kailangan mo sa school, bakit may panlilibre? Tama ka naman na wala akong pera. Pero huwag kang mag-alala. Di natin kailangan ng pera. Ano to, 1, 2, 3? Uy, ano 1, 2, 3? Ano to, jeep? Grabe ka mag-isip ha. E paano nga natin babayaran ang o-orderin natin? Alam mo, grabe ka rin mag-alala eh, no? Para kang nanay ko. Ikaw naman, si Mr. Bahala na. Para ka namang tatay ko. Pwes, hindi bahala na ang ibabayad natin dito. Alam mo, nakakainis na.
Sabihin mo na kasi kung paano tayo magbabayad. Si nanay kasi nagpasikat na naman. Birthday kasi nung kaklase niya nung high school. Ayun, isinangkalang na naman ako. Kinakanta niya ako kanina. Ah, binayaran ka. Eh di ganun pa din yun. Gagastusin mo pa din yung binayad sa'yo imbis na ipunin mo. Oo nga, binayaran ako. Pero hindi cash. Ah, gift certificate. Sana binenta mo na lang para nagkapera ka. Hindi na pwede. Ayan oh, nilagay pangalan ko. Sabi nung may birthday para personal daw at para akin talaga. Ah, okay. Alam ba ng nanay mo yan? Hindi ba dapat siya ang niyayaya mo para gamitin yan? Huwag kang mag-alala kay nanay. Siya nga nagsabi sa akin na yayain ko yung mga kaklase ko eh. Tapos ilibre ko daw gamit yung GC. Para daw makita ng mga kaklase ko na hindi ako just. Si nanay talaga. Baka pag sinama ko yung mga tropa ko sa school, baka tigi isang piraso lang kaming french fries. Kung sa bagay, pwede salamat naman at ako ang malilibre mo. Tara, order na tayo. Saan ka pupunta? Sa counter. Ano ka ba? Eto may papel dito ho. Fill upan mo lang yan. Anong table number at anong mga orders? Tapos ihabot mo lang yan dun sa counter. Yung bayad mamaya na pagkuha mo ng order. Ay talaga? Ngayon lang kasi ako nakakain dito eh. Ginawa nila yan nung kasagsagan ng pandemic para daw less ang usapan sa counter. Ayun, itinuloy na nila. Ewan ko lang kung hanggang kailan. Actually, mas maganda nga naman yung ganung sistema. Kaya isulat mo na yung order mo. At kung ano yung order mo, yun na din yung order ko. Para makita mo kung pasok sa budget ang order natin. Ah, okay. Sure ka kung anong order ko, yun na rin sa'yo? Oo. Okay. Teka, sulat ko na. O yan, tapos na. Abot ko lang sa counter to, sandali ah. Buti walang tao. Antayin ko na lang daw umilaw tong binigay nila sa akin pitsa. Ibig sabihin daw ready na yung order. So ano ba ang dahilan ng pagyaya mo bukod sa gusto mong gamitin yung GC mo? Alam mo na yun. Siyempre yung tungkol sa nanay ko at sa tatay mo. Sa susunod na linggo na kasi yung contest eh. Oo nga. Alam mo, naubos na ang idea ko kung ano pang gagawin. Parang wala na akong maisip. Parang naisip na natin lahat eh. Maglayas kaya tayo? Baliw! Eh wala na kasi tayong maisip eh. Malay mo, pag naglayas tayo, matigil na yung away nila. Ayoko ng idea mo ha. Hindi natin alam kung positive nga ang kalalabasan. Paano kung negative? Kung sa bagay. Ayan, umilaw na. Ready na yung order natin. Ay, sandali. Kunin ko lang. Hello, Tay. Nasaan ka? Akala ko ba half day lang ang klase nyo? Po, nasa kaklase ko po. Anong oras ka uuwi? Pagtapos namin dito, Tay. Mga bago mag alas 3 po siguro. O sige, bilisan mo. Maghahanda ka pa para sa contest. Tay, next week pa ang contest. Mas maganda yung preparado ka ng maaga. Sige, uwi agad ha? Opo. O sige, bye-bye. Oh, ito na yung order natin. Sino kausap mo sa phone? Si tatay. O ano raw? Pinapauwi ka na? Oo. Eh, paano itong pagkain? Ipapabalot ko na lang? Ano ka ba? Kainin na natin dito yan. Wala pang alauna, sabi ko kay tatay nasa kaklase ako at uuwi ako bago mag-alas tres. So may mahabang kwentuhan pa tayo. Ayun! Ang galing mo talaga. Tara, kain na tayo habang nagkukwentuhan. So ano nga ang naisip mo? Maglayas nga. Ito naman eh. Unang-una, kung maglalayas tayo, eh di mas hindi natin makikita ang nangyayari. Oo nga no. Baka mag-away lalo yung dalawa. Tapos wala tayo para awatin sila. Mismo! Eh kung ako muna maglayas sa amin, tapos pag napalambot ko na yung puso ng nanay ko, ikaw naman maglayas sa inyo hanggang lumambot puso ng tatay mo. Ano ka ba? Kung mauuna ka, malalaman na nila na pinag-uusapan natin kasi gagawin ko din. Ah, oo nga rin no. Natitense ka ba? Hindi. Bakit? Bakit di mo kainin yung sahog? Ayaw ko niyan eh. Ano ka ba? Gulay yan. Dapat kumakain ka niyan. Hindi ako mahilig sa gulay. Gusto mo sa'yo na lang? Malinis naman yan. Iginilid ko lang. Mabuti pa nga at sayang yan. Maghuhugas lang ako ng kamay. Puro mantika dahil sa chicken.
Naku, mamaya ka na magugas pagkatapos mo kumain para minsanan. Eto, isusubo ko na lang sa'yo. Ay sige. Hoy, huwag mo naman ilagay lahat agad. Kalahati muna. Ay, okay. Kala ko gusto mo na isang subuan eh. Ang dami niya no. Okay, o eto. Say ah. Uy, say ah. Eh bakit kailangan may pa-sounds pa ang pagsubo? Akin na nga. O eto na. Nga na. Anong ginagawa niyo? Nay! Magandang tanghali po, Aling Georgette. Ba't ka nandito, Nay? Bakit mo tinatanong? Dahil nahuli ko kayong dalawa? Gano'ng nakatagal ang relasyon niyo? Po? Nay, wala kaming relasyon. Sa edad kong to, ako pa talaga ang lolo kohin niyo? Nagsusubuan pa kayo dyan? Nay, mamantika lang yung kamay ni Ira, kaya sinubuan ko siya. Huwag ako, Lex. Huwag ako. Dinaanan ko na yan, kaya hindi mo ako maloloko. Aling Georgette, wala po talaga kaming relasyon. Siguro, plano ng tatay mo yan, no? Ginagamit ka niya para pasakayin ang anak ko, tapos pag hulog na siya sa'yo, bigla mo siyang iiwan para masira ang karir niya sa pagkanta. Saan mo naman nabasa yan, Nay? Tumahimik ka, hindi ako nakikipagbiruan. Halika na, muwi ka na. Simula ngayon, ayoko na mag-uusap kayo. Halika na! Nay, sandali lang! Halika na! Pasensya ka na, Ira. Ayusin ko to. Sige, mauna na kami. Lex! Nandyan na, Nay! Papadudot, mas lalong lumala ang gulo dahil sa pagsubok ko ng gulay kay Ira na minasama ng nanay ko. Naewan ba kung bakit napunta doon ng oras na yon? Tinawagan niya agad si Mang Mar para awayin kesyo inaakit daw ako ni Ira. Kaya mula sa galit na nanay ko ay dalawa na silang galit ni Mang Mar. Matapos isihin ng nanay ko si Ira ay ako naman ang sinisisi ni Mang Mar. At nang kalaunan ay silang dalawa na ang nagsisisihan. Ang nakakalungkot, Papa Dudut, ay nag-upgrade ang mga rason nila ng pag-aaway. Umabot na sila sa mga bagay tulad ng hindi magandang pagpapalaki, kaya daw ganon ang ugali namin. Dahil ang tagal nang walang nangyaring singing contest ay matagal na hindi kami nagkita ni Ira dahil nilayo kami sa isa't isa. Magkausap man kami ay sa pagpapalitan lamang ng mensahe. Kahit halos magkalapit lamang kami ng bahay ay napakagaling na mga magulang namin na naiwas kami at hindi nagkikita. Nag-iba kami pare-pareho ng ruta. Hindi ko nga alam, Papa Dudut, kung pinag-uusapan ba nila kung sino ang dadaan sa ganitong kalye at anong oras lang pwedeng dumaan at kailan. Kasi mahigit isang buwan na ay hindi minsang nagkasalubong ang mga landas namin. Hanggang dumating ang isang beses na may pa-contest na ilang barangay lang ang layo sa amin. Nakapagtataka na hindi ako pinasalin ni nanay at isasakripisyo na raw niya ang gabing yon basta wag lang kaming magkita ni Ira. Kaso, Papa Dudut, ganun din pala ang nasa isip ng tatay ni Ira, kaya hindi din siya pinasali para nga hindi kami magkita. Nang malaman nila ang nangyari, parehong todo ang panghihinayang nila na sana'y pinasali na lamang kami. Pero may sumunod na pakontes pa uli sa malapit lang din sa amin. Kaya inisip ni nanay na siguraduhin hindi isasali ni Mang Mar si Ira, kaya isinali niya ako. Pero sa kasamaang palad ay mali ang akala niya dahil pareho sila. Nang iniisip ni Mang Mar, nandun din sila ni Ira sa contest. Wow! Kita mo naman, anak. Ang galing magpauso ng tatay mo, di ba? Ayan o, may gumayan na sa atin at nagtayo na rin ng tent. Tay, matagal na naman na may nagpauso niyan. Huwag kang basag trip dyan. Sabunutan kita dyan eh. Ilatag mo na yung folding chair. Itatayo ko lang tong tent natin. Tay, itatayo nyo pa ba yan? Magsisimula na din yung contest eh. Dinala ko to tapos hindi ko itatayo. Para naman akong tanga nun. Bahala kayo. Sino kay hatong gaya-gayang to na nagtetent na rin? Pero mas maganda ang tent natin dyan. Bago yung sa kanila, tay. Lakas mo talaga, Ma'am Buiset. Magsalabat ka na nga lang dyan. Hindi naman kita kinakausap eh. Sino kausap nyo? Sarili ko. Okay na. Lex, anak. Bibili lang ako ng makakain, ha? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Eh, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Natural! Kasali sa contest ang anak kong napakahusay.
Mas mahusay ang anak ko. Manggagaya ka talaga. Kahit kailan, hindi ako nang gaya sa'yo. Hindi? O eh, bakit may tent ka na ngayon? Bakit? Ikaw lang ang pwedeng mag-tent sa buong mundo? Pauso to? Nay, may kaaway ka ba? Oh, Mang Mar? Akala ko ba hindi kayo sasali? Ikaw, nambibwisit ka talaga eh. Nung hindi kami sumali, hindi din kayo sumali. Tapos ngayong sumali kami, sumali din kayo. Bakit? Ikaw ba magdidikta ng pagsali namin? Nay, tara na sa loob! Ikaw ang pumasok sa loob! Gusto mo lang makita si Ira? Huwag mong matingnan-tingnan ang anak ko! Tay, halina kayo. Itayo na natin tong tent. Huwag kang titingin dyan sa Lex na yan. Hindi talaga titingin ang anak ko. Yan lang namang anak mo ang nang-aakit eh. Nay, walang akit ang nagaganap. Ano ba kayo? Magkaibigan lang po kami ni Lex. Magkaibigan? Nagsusubuan? Huwag ako. Ang dumi lang kasi ng utak nyo, Nay. Ano? Madumi daw ang utak mo. Tumahimik ka. Huwag kang sasabat-sabat sa usapan ng mga tao. Animal ka. Nay, tama na, please. Kita mo? Pinagtatanggol mo yung linta na yan? Sino ba nanay mo? Ano to? Na-brainwash ka na nila? Hindi kami nang be-brainwash. Eh sino kaya sa atin dito ang may lahing mangkukulam? Tay! Sorry, binabawi ko ng sinabi ko. Hindi ka mangkukulam. Mambabarang ka. Lamang lupa! Singaw! Utot! Kulugo! Pigsa! Pangit! Mas pangit ka! O ano? Ano ka rin? Aba, teka! Nasaan ang anak ko? Saan mo dinala ang anak ko? Ilabas mo ang anak ko! Kundi ka naman talaga hunghang. Hindi naman ako umaalis sa harapan mo. Saan ko dadali ng anak mo? Wala akong pakialam sa anak mo. Ang pinapakialaman ko lang ay ang anak ko. Eh, nasaan ang anak mo? Ha? Nasaan ang anak ko? Sinasabi ko na nga ba eh. Kinidnap ng anak mo ang anak ko. Hindi kidnapper ang anak ko. Babae ang anak ko. Mag-isip ka nga. Bakit? Wala bang babaeng kidnapper? So inaamin mong kidnapper ka? Ilabas mo ang anak ko. Buksan mo yung tent nyo. Ikaw, ilabas mo ang anak ko. Kung makademand ka, parang meron kang search warrant ah. Hindi ko buksan ang tent namin. Nakita mo na? Eh di nandyan ang anak ko. Tinatago mo dyan sa loob. Alam mo, ang lakas mo magbintang eh. Oh, eto, bubuksan ko na. Oh, ayan. Masaya ka na? Kita mo na. Nasa loob ang anak ko. Ha? Anak! Hoy, anong ginagawa mo dyan sa loob? Anong ginagawa mo sa anak ko? Ang sabihin mo, anong ginagawa ng anak mo sa anak ko? Hoy! Po? Anong po? Anong ginagawa mo sa anak ko? Hindi ko po kayo maintindihan. Sandali po, tatanggalin ko lang tong earphones ko. Ano po yun? Sabi ko, anong ginagawa mo dyan sa anak ko? Wala po akong ginagawa sa kanya, Mang Mar. Busy po kami. Pinakikinggan po namin yung mga kakantay namin. Bale, nagre-rehearse na po kami sa isip. Kami po ni Ira. Ira! Uy, Ira! Ha? Ano yun? Tanggalin mo yung earphones mo. Bakit? Ano raw ginagawa mo? Nagre-rehearse ako. Bakit? Doon ka sa labas mag-rehearse. Huwag dito sa impyerno. Mabuti pa nga lumabas na kayo dito. Nagiging impyerno lang naman dito kasi nandito ang demonyo. Tingnan mo paglabas mo, nasa labas na ang impyerno. Bahala ka sa buhay mo, reyna ng kadiliman. Halika na anak. Papa Dudot, sabi nga, if you can beat them, join them. Kaya ayon, dahil naiinis sila at kung ano-ano ang iniisip nila sa amin ni Ira, ay mas lalo namin silang inasar. Buong gabi ay nagkakawayan kami ni Ira para lang mairita ang mga magulang naming dalawa. Mas lalo pa silang nairita nang matapos ang announcement ng winners dahil tayo uli kami ni Ira. Opo, tayo po kami sa walang place na nakuha. Tatlo po kaming pareho. Siyempre, nagsisihan na sila na kami ni Ira ang dahilan kung bakit natalo kami. Na bad influence kami sa isa't isa. Hindi naman po namin sinadya ang magpatalo, Papa Dudut. Pero siguro po ang totoong dahilan ay naapektuhan na ang isip namin sa hindi matapos-tapos nilang bangayan ng mga oras na yon, Papa Dudut. Wala po kaming nabalitaan na nag-away sila ng sila lang. Kahit magkita o magkasalubong sila sa daanan. Hindi lang naman sila nagpapansinan pero pagkasama kami ng mga anak nila ay doon na sila nagsasabong. Kaya siguro nawawala ang concentration namin sa mga ginagawa namin kasi sinisisi namin ang sarili namin na kami ang dahilan.
kung bakit sila nag-aaway. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dumating na ang kinakatakutan namin, yung oras na damay kami sa away nila. Dahil si nanay sinisisi na si Ira at ako naman ay sinisisi ng tatay niya. Nadamay na rin po ang pagkakaibigan namin ni Ira at minsan ay na-corner ako ni Mang Mar at kinokompronta niya ako ng may pagbabanta. Sinabi niyang lubayan ko na si Ira at may kasunod na salitang kung hindi ay ewang ko na lamang. Saka siya umalis at kilala ko naman si Mang Mar. At alam kong wala naman siyang gagawing masama, pero nang nalaman ni nanay ang insidente yon dahil sa kwento ng mga makakatindila sa amin ay siya naman ang gumawa ng paraan para ma-corner si Ira. Gaya ng ginawa ni Mang Mar ay binalik lang ni nanay sa anak ni Mang Mar ang ginawa nito sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na kami na mismo ang napuno sa mga away nila. Nakita ka ba ng tatay mo? Kung nakita ko, edi sana wala ako dito. Oo nga no. Ako sigurado na hindi ako nakita ni nanay. Kasi kung nakita niya ako, nasa likod ko na agad yun. Lex! Lo! Si nanay yun! Dito tayo magtago sa mga halaman! Tara! Lex! Lex anak! Nasaan ka? Lex! Silipin mo kung nandyan ba yung nanay mo. Teka, silipin ko. Wala na. Malayo na. Akala ko ba hindi ka nakita? Ewan ko. Alam ko hindi niya ako nakita eh. Pero hindi niya naman tayo nakita ngayon. Buti na lang may pwedeng pagtaguan ng mga halaman dito sa daan. Halika na, baka bumalik pa ang nanay mo. Mabuti pa nga. Dito tayo sa kabilang daan para wala si nanay. Anak! Ang tatay! Tago uli! Anak! Nasaan ka ba? Gabing gabi na! Anak! Teka, silipin ko lang tatay mo. Mukhang wala na. Tara, Ira. Ano ba yan? Ang bilis naman nakaamoy ng mga magulang natin. May bago pa ba sa kanila? Alam mo naman ang mga yun. Basta tungkol sa atin, mabilis pa sila sa alas 4. Mabuti sinabi mo. Umalis na tayo rito. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Baka abutan tayo ng alas 4. Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Anak! Lex! Nanay mo at tatay ko yun. Tara, tago ulit tayo rito. Hala, nasa anak! Tapat na natin sila. Anong anak? Nangaasar ka na naman ba? Hindi biro tong pinagdadaanan ko, ha? Anong pakialam ko sa pinagdadaanan mo? May sarili akong pinagdadaanan. Alam mo, umuwi ka na. Huwag mo akong bisitin ngayon. At nawawala ang anak ko. Anong nawawala ang anak mo? Ang anak ko ang nawawala. Ang anak ko! Sandali nga! Anong sabi mo? Nawawala din ang anak mo? Oo, hinahanap ko nga. Naalimpungatan ako. Pagtingin ko sa kwarto niya, wala siya. Dala ang ilang damit niya. Ganun din si Ira. Wala din ang ilang damit niya sa aparador. Ano? Ibig mong sabihin? Hindi. Hindi. Anong hindi? Itinana na nga ng anak mo ang anak ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Walang gagawing mabuti ang anak mo. Bakit ang anak ko? Sino bang nangakit sa kanya? Di ba ang anak mo? Anak mo! Ewan. Wala akong oras makipagtalo sa'yo. Hahanapin ko na lang ang anak ko. Mabuti pa nga, kaysa binibwisit mo ako. Huwag kang susunod sa akin, ha? Talaga? Dito ako pupunta, huwag kang susunod, ha? Anak! Anak! Mukhang wala na sila. Teka nga, silipin ko. Wala na. Tara, labas ka na dyan, Ira. Grabe sila. Nawawala na nga tayo, nag-aaway pa rin yung dalawa. Umalis na tayo. Teka, saan tayo dadaan? Si tatay nandyan sa kaliwa, tapos ang nanay mo nandyan sa kanan. Eh di dito tayo sa diretso. Masukal masyadong daanan na yan, tapos madilim pa. Wala tayong choice. Nandyan sila sa magkabilang daan eh. Sige na nga. Sandali, huwag mo akong iiwanan ha. Oo, hindi kita iiwan.
Kumapit ka lang sa akin. May flashlight ka ba? Maglalayas ako at hindi magka-camping. Maiisip ko pa bang magdala ng flashlight sa paglalayas? Ibig kong sabihin yung cellphone mo, may flashlight yun, di ba? Kaso wala akong baterya. Nawala sa isip ko kanina. Kinakabahan kasi ako kung paano ako makakalabas ng bahay. Teka, eh yung cellphone mo, may flashlight din, di ba? Iniwan ko yung akin eh. Ano? Bakit mo iniwan? Hindi kasi ako tatantana ni nanay kung dala ko yung cellphone ko. Sigurado tatawagan ako ng tatawagan nun. Paano gagawin natin? Kapain na lang natin yung daan. Basta hawak ka lang sa akin. Halika na. Ay! Oh! Takbo! Dali, Ira! Bilisan mo! Sandali! Oh, bakit? Dito muna! Ano ba nangyari? Napapagod na ako. Baka maabutan nila tayo. Ang layo na natin. Ang bilis mo tumakbo eh. Oo nga. Mukhang malayo naman na tayo. Pero kailangan natin magmadali kasi mag-uumaga na. Dapat di tayo abutan ng liwanag sa daan. San bang estasyon? Hindi ko makita, ang dilim eh. Pero pag nakita natin yung kalyeng semento, sundan na lang natin yun. Sakto ang dating natin sa estasyon pag nagkataon. Kasi alas 4 unang biyahe. Mabuti pa nga. Halika na. Doon na ako magpapahinga sa estasyon. Pero pwede ba wag na tayong tumakbo? O sige. Total malayo na naman tayo. Lex. Ano yun? Bilisan natin. Ano ka ba? Akala ko wag na tayong tumakbo tapos ngayon bibilisan natin. Parang may sumusunod sa atin eh. Ha? Nakita mo? Hindi, ayokong tignan. Baka bigla tayong habulin. Eh paano mo nalaman? Nakita ko ang aningno niya. Kanina nasa likod lang natin. O sige, ganito. Relax ka lang ha. Pag sinabi kong, takbo! Sandali, sandali. Wala na ata siya. Ayun, magtago tayo dun sa ilalim ng nakatumbang puno. Tara, Ira. Dito muna tayo. Ayan, dito tayo magtago. Teka, bakit parang ang tahimik mo? Bakit bigla kang tumakbo kanina nang walang pasabi? Anong wala? Di ba sinabi ko, takbo! Nagbibigay ka pa lang ng instruction. Sabi mo, pag sinabi kong, tapos bigla kang sumigaw ng takbo. Dapat sinabi mo munang pag sinabi kong takbo, saka mo sasabihin yung takbo. Ako, sorry. Nalito na ata ako. Pero eto ka, nakasabay ka naman sa akin. Mas mabilis ka pa nga eh. Ewan ko sa'yo. Papadudot bagamat nakapagtago kami sa sumusunod sa amin ay nagalit naman si Ira. Dahil nga sa bigla kong pagtakbo, ako naman ay sumasagot pa. Pataas na sana ang away namin nang ma-realize namin na para na kaming sina Nanay at Mang Mar kaya natauhan kaming pareho. Maya-maya ay nakita na naman ni Ira ang aninong sumusunod sa amin kanina kaya tumahimik kami at sinilip kung sino siya. Nung malapit na siya sa kung nasaan kami ay takot na kami. Nang nakatapat siya sa lugar na pinagtataguan namin ay nagulat kami nang makita namin siya. Saka namin naisip na hindi niya kami sasaktan. Pero nung una ay maiinis na sana kami pero nang magkatingin ang kami ni Ira ay natawa na lamang kami. Sa sobrang pagod ay napahiga na lamang kami doon sa kung nasaan kami. Ilang sandali ay di rin namin namalayan na nakatulog na din pala kami sa paanan ng bundok hanggang mag-umaga. Anak! Anak! Ah! Tay? Nay? Anak, salamat sa Diyos at buhay ka! Ha? Ano pong sinasabi nyo? May nakakita sa inyo. Sinabi sa amin na natagpuan daw kayong walang buhay. Ang advance naman mag-isip ng chismosong yun. Hindi nyo muna kami tinanong? Anak, bakit ka ba umalis? Bakit kayo nagtanan? Isa ka pang advance tayo eh. Hindi naman kami nagtanan, naglayas lang. Bakit kayo maglalayas? Akala nyo ba maganda yung ginawa nyo? Hoy, ano bang pinag-usapan natin? Ay, sorry. Nabigla lang ako.
Nag-alala kasi ko sa inyo. Oo nga anak, hindi kami tumigil ng paghahanap sa inyo. Nay, patawarin niyo po kami. Lagi po kasi kayo nag-aaway. Pati kami nadamay kaya naisipan namin maglayas. Tapos hanggang kagabi nakita namin kayong dalawa na nag-aaway pa rin. Anak, nung una lang yon. Pero nung lumaon, nagkasundo na din kami at sabay kaming nag-ikot sa buong bayan para lang hanapin kayo. Pasensya na kayo sa amin, ha? Totoo ba yan, Tay? Totoong ayos na kayo ni Aling Georgette? Oo, nagising na kami ni Mar sa katotohanan. Naisip namin na wala namang kwenta ang pag-aaway namin. Kasi alam naman namin na mas magaling kang kumanta, anak. Ano? Joke lang? Tiningnan ko lang kung nakikinig ka. Ikaw na kasi magpaliwanag sa kanila ng pinag-usapan natin. Ira, anak, Lex, napagkasunduan namin na hindi na kami mag-aaway o magtatalo. Sa contest, manalo na kung sinong mananalo. Kung matalo tayo, anak, okay lang sa akin. Ganon din ako. Kung matalo ka, anak, hindi na ako maghahanap ng sisi. Sana mapatawad niyo kami. Nay, Mang Mar, yun lang naman po ang gusto namin eh. Yung magkaayos na kayong dalawa. Kung hindi man kayo magiging okay sa isa't isa, basta wag lang kayong mag-aaway, okay na sa amin yun. Pero dahil sinasabi niyo ngayon na talagang okay na kayo, mas magandang balita po yun. Pagpasensyahan mo na ako, Ira, ha? Kalimutan niyo na po yun. Sandali, dito ba kayo nagpalipas ng gabi? Opo, Nay. Kasi akala namin may sumusunod sa amin kagabi. Ha? Sinong sumusunod? Sinaktan ba kayo? Hindi po. Eh, sino yung sumusunod? Nasaan na siya? Ayan po siya. Baka? Opo. Nakakatawa yan. Pero anak, delikado pa din ang ginawa niyo. Mabuti na lang at di kayo napahamak. Pasensya na po ulit kayo ha. Hindi na po mauulit. Opo. Lalo na po ngayon na okay na kayo ni Aling Georgette. Nako naman tong batang to. Tawagin mo na din akong nanay. Po? Ayaw mo ba akong tawaging nanay? Matagal na po akong walang tinatawag na nanay. Kaya kung okay po sa inyo, masaya po akong tawagin kayong nanay. Ako naman, Lex. Tawagin mo na akong tatay. Po? Sige po. Sige po ano? Sige po, tatay. Yan! Nakakatuwa naman tong nangyayari. Talagang ang okay na kayong dalawa. Nanay at tatay. Oo, anak. Oh, Nay. Umiiyak ka ba? Huwag mo akong alalahanin. Masaya lang ako. Anak, dun sa bakanteng lote natin, dun na lang ako magpapatayo ng bahay, ha? Po? Bakit po? Napag-usapan na namin yan ni Mar. Ang alin, Nay? Yung ipapatayong bahay. Sandali, naguguluhan po ako. Tay, anong nangyari sa bahay natin? Ha? Wala. Eh bakit po tayo lilipat? Sinong lilipat? Akala ko magpapatayo kayo ng bahay dun sa bakanteng lote natin. Oo! Teka lang po, parang may hindi po ako magandang nakukuha sa usapan natin eh. Para kanino po yung bahay? Oo nga Tay, para kanino? Sa inyong dalawa! Huwag mo na akong alalahanin, anak. Alam ko naman na darating yan sa buhay mo. Kaya tinatanggap ko na. Teka sandali, lalo pong gumugulo. Sino pong dalawa yung titira sa bahay na itatayo? Teka Tay, ang sinasabi niyo ba, kaming dalawa ni Lex? Oo! Po? Bakit po? Anak, nagtanan na kayo. Kaya kailangan panagutan mo ang nangyari sa inyo ni Ira. Po! Nay! Walang nangyari sa amin! Nakatulog lang kami dito sa sobrang pagod sa pagtakbo kagabi. Saka hindi nga po kami nagtanan. Naglayas lang po kami. Eh paano ang relasyon nyo? Nay, kaibigan lang ang relasyon naming dalawa ni Ira. Para ko nang ang kapatid to eh. Ganon din siya sa akin. May gusto po talaga akong ligawan. Kilala po ni Ira yun. Pero hindi ko pa po sinasabi sa inyo kasi baka magalit kayo. Kaya hindi ko pa siya nililigawan. Totoo ba? Opo, Nay. Kung magkaka-girlfriend man ako, syempre, kayo po ang unang pagsasabihan ko. Kayo ang unang makakaalam. Eh, kaso wala pa nga akong girlfriend. Gusto nyo mag-asawa na ako agad. Pero wala talagang nangyari sa inyo? Tay naman, parang kapatid ko na nga yung si Lex. Ay, salamat sa Diyos. Parang ikaw ang nabunutan ng tinik sa dibdib.
eh yung anak ko ang babae. Bakit? Pag lalaki ba, hindi na pwede maagrabyado? Tay! Ay, sorry, sorry, nabigla lang kami. Okay na talaga kami. Halina kayo, tumuwi na tayo. Sa bahay na kayo mag-almusal na mag-ama. Oo nga po. Tara na. Eh kung mapilit kayo, edi sige. Tara anak. Tara na po. Papadudod sa wakas ay nagkasundo din ang dalawang matalik na magkaaway. Nang pauwi na kami ay nakasalubong namin ang chismosang kapitbahay na tinawag ang buong barangay dahil nga may natagpuan siyang patay. Napahiya pa nga siya nung makita niya na nagtatawanan kami. Sobrang hiya niya sa buong barangay dahil sa maling impormasyon niya. Kaya mula noon ay hindi na siya nagbabalita ng kung ano-ano nang walang pruweba. Sa ngayon ay tahimik na ang gyera ni nanay at Mang Mar, este tatay pala. Sumasali pa din kami sa mga singing contest, Papa Dudut. At kung sino man ang manalo ay masayang lahat para sa kanya. Pero minsan ay sumasali kami ni Ira sa group singing contest bilang duo. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero palagi kaming panalo. Mula ng araw na yon ay ayun nga, tinatawag ko ng tatay si Mang Mar. At tinatawag namang nanay ni Ira si nanay kasi Papa Dudut isang pamilya na kami, literal. Huwag kang mabibigla dahil nahulog din sa isa't isa sina nanay at tatay Mar. At yung balak na ipatayong bahay ay natuloy at doon sila nakatira. Kaya solo kami ni Ira sa mga bahay namin. Ang layo nga lang ng kusina namin kasi gusto nila nanay at tatay Mar na doon kami kakain ng almusal, tanghalian, merienda at hapunan sabay-sabay. Masarap palang magluto si tatay Mar kaya mula noon Papa Dudut, sa sarap magluto ni tatay ay kumakain ako ng gulay. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa sa aking masayang kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lex. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1.